Hello po mga kabarya, welcome po again sa channel po natin, All Coins PH1611. Maraming salamat po sa pag-drop by niyo po sa munti po nating channel. Magandang araw, gabi, tanghali, o gabi, o anumang oras po kayo nanonood po sa video po natin ngayon. Ngayong araw na to, yung pag-usapan natin, maiba naman po tayo, doon naman po tayo sa barya po sa ibang bansa po. Ito po yung barya po sa bansang Russia po. 5 ruble po yung pag-usapan po natin ngayon. Bago po sa lahat, maraming salamat po sa mga bago po nating subscribers na nag-subscribe po sa munti po nating channel. Again, maraming salamat po. Sa mga nag-comment din po sa mga video po natin, maraming salamat din po sa mga tanong niyo po. Sana po nasagot ko po yung mga tanong niyo po sa mga video po natin. Again, maraming salamat po. Ako po ay Taos Pusong nagpapasalamat po sa interaction niyo po sa mga video po natin. Sana po nasagot ko po yung lahat po ng katanungan po niyo. Dito na po tayo sa barya po na pag-usapan po natin. Again, ito po yung barya po sa bansang Russia po na 5 ruble po, kasi yung currency po kasi nila is tinatawag po na ruble po. So ito po yung pag-usapan po natin. Dito na po tayo sa kaniyang features. So titingnan natin sa source po natin para mas klaro po alamin po natin yung source po natin. Dito po tayo sa in.nomista.com pa rin po yung source po natin ngayon, pag-usapan po natin. So ito po yon, 5 ruble po, under eagle, non-magnetic po ito pong barya po natin. So ito po yon, ito po yung kaniyang features po sa barya po natin. So Russia po ang issuer po nito sa hawak po nating barya po. Period po, Russian Federation 1991 to date. Type po nito is standard circulation coin po yung hawak po natin. Value po niya is 5 ruble po. So sa atin po, hindi po masyadong malaki po yung halaga po sa barya po nila. 3 pesos lang po yung value po sa atin. So yung 5 po is 3 pesos lang po. Currency po nila is ruble. Composition po nito is copper nickel clad copper po. May bigat po ito na 6.45 grams. May diameter din po ito na 25 millimeters. Thickness din naman po niya is 1.8 millimeter. Round po yung shape po sa barya po natin. Tinatawag na technique, milled po. Orientation po niya is metal alignment with the number 7705. Reference numbers, Y number 799. So ito po yun yung barya po natin. While yung kaniyang, dito na po tayo sa kaniyang obverse po. So ito po yung titingnan po natin para mas klaro po yung hawak po nating barya. Yung obverse po natin, ito po yung emblem po sa Bank of Russia. So ito po yun na tinatawag na two-headed eagle po. So one eagle with dalawa po yung ulo po niya, with wings po down. So ito po yon nakalagay. So with dito po nakasulat, ito po yung Bank of Russia po, yung translation po niya. Ito po yon Bank of Russia with the year po 2009 naman din po. Ito po yung mint mark po sa hawak po nating barya. Dito po sa itaas, ito po yung 5 rubles po. So ito unique po yung barya po nila kasi an eagle with two-headed po with the wings down. Yung kaniyang reverse naman din po. So ito po yung reverse po sa barya po natin with the denomination po na 5 dito po sa center to the left po, left then may nakalagay po dito sa ibaba po. Ito po yung translation po niya is 5 rubles po. Ito po yung translation. While dito naman sa gilid, may nakalagay po dito na stylized vegetable ornament. So ito po yung tinatawag nila na stylized vegetable ornament in a form of a branch with two interwoven coalescences. So ito po yung nakalagay. Ito po yung kaniyang reverse. Yung edge po sa barya po natin, segmentedly rated po. So
di po lahat readed, so segment lang po yung kaniyang age po. Now, dito na tayo sa kaniyang halaga po nito ngayon sa online selling. So, titingnan po natin, again, sa source po natin, update price lang po ito. Baka may hawak po kayo na ganito. At least may idea po tayo kung magkano na po ito ngayon sa online selling. Particular, yung hawak po natin na barya is 2009 din po. So, hindi po masyadong malaki yung value po nito sa online selling. So, dalawa kasing 2009 minted po ng Moscow Mint. At saka yung isa po, St. Petersburg Mint din naman po. So, yung minted po ng Moscow, yung very fine po niya is 10 pesos. So, at least umangat sa original value po niya. With the extra fine, 12 pesos. Yung St. Petersburg naman, 6 pesos lang po. Extra fine naman din niya is 17. Yung uncirculated, meron po siyang 30 pesos. So, range from 10 pesos po hanggang 30 din naman po. Titingnan natin yung ibang source po natin, kagaya ng ucoin.net. So, may price din po dito na quotation sa ucoin.net. The same po, 5 robos din po, pero hindi po mataas yung halaga nito ngayon sa ucoin.net. Ito po yon sa Moscow Mint, ang price po niya na ibinibigay is $0.08 po. So, hindi po mataas yung 2009. Same yung isa, so yung St. Petersburg naman din po is $0.09. So, ito po yung value po, tinitingnan po natin. So, yung Moscow Mint, yung isa naman is St. Petersburg Mint is 0.09 and 0.08. So, halos ganun rin po sa quotation na ibinibigay po sa in.numista.com. While sa ngccoin.com naman din po, yung 5 ruble may value po dito, pero halos ganun rin po, di po masyadong mataas. Halimbawa dito, 5 ruble, 2009, yung price po niya, wala po siyang price sa good, very good, pero doon po siya sa graded po na 60. So, may $3 po. At saka yung 63 is $4 po ito. So, dito po nakalagay yung dollar sign. So, at least may idea po kayo kung magkano na po ito ngayon sa online selling. Hindi po masyadong mataas ang halaga nito. Pero at least update lang po tayo sa mga hawak po nating barya po. Yan lang po. Maraming salamat. At kung bago po kayo sa channel po natin, paki-subscribe po. Tulong na rin po sa unti-unti para unti-unti pong umangat po yung channel po natin. At huwag pong kalimutan, pakiclick nyo rin po yung notification bell para anytime pag may bago po tayong video, ma-notify po kayo na may bago po tayong video. Yan na po, maraming salamat and God bless us all and enjoy your day.